Well, next vlog is about itong mga pinopost ni Miss Grace Gemma Donaire sa Disability Forum PH. Nasa tingin ko, personal opinion ko lang naman, ito yung mga kailangan ng madla. Lalo na ng mga kapwa PWD. Kasi baka may kaparehong disability, paano niya inaalagaan yung mga disability, yung anak niya may disability. So yun kumbaga sa mga broadcaster, yun yung mga situationary reports. So sana kayong mga PWD niyo din, advocates or PWD veterano na sa PWD sector, hindi ko naman sinasabi na mali yung mga post nyo, pero sana dagdagan nyo rin yung mga post nyo. Meron kayong talent, okay, nagpo-post kayo ng talent, yung kayang gawin despite of disability, yun yung mga pinopost ni Miss Gemma Donaire, yun yung paano inaalagaan yung kanyang anak na may na disabled, in case atakihin yun, ano ginagawa niya, diba? Baka may mga gamot na iniinom yun na rekomendado ng doktor na binablog niya pa. So magandang, nag-subscribe na po ako, Ma'am Gemma, sa ano nyo, para ako rin matuto. So part of educating and informing PWDs in the Philippines. Siguro yun po dapat. Kasi kung yung mga journalist niya, di ba, merong mga live reports, nagpapadala sila ng mga reporter sa certain area para i-report yung sitwasyon doon. Parang ganun lang din to. So, ang ginagawa naman ng iba, kung may kamag-anak sila doon sa lugar na yun, tinitext, tinatawagan, binibideo call kung kumusta na yung mga kamag-anak nila. Kasi nakita nila. Nakita nila yung reporter na yun mismo na nasa lugar na yun, lalo na kapag may bagyo or lindol or may kalabidad, di ba? Parang ganun lang din yun. So sana madagdagan pa yung mga YouTube channel na kamukha nung kay Miss Gemma Donaire. At doon sa mga advocates naman, sana if mag-post pa kayo more na mga ganun, kung gusto nyo talagang maiangat yung sektor ng PWD. Kasi hindi tayo aangat kung pati yun hindi natin sinasama. Kasi pang araw-araw ng PWD yun, lalo na buhay ng isang nanay na may PWD na anak at yung anak niya na PWD. So malaking factor sa atin yun. Kung talaga PWD yung ating inaangat. Maraming salamat po, Ma'am Gemma, sa ano, kasi ako mismo papanoorin ko nga mamaya, siguro bago ko matulog, para mas maano ko masyado. So yun lang po, thank you po, at God bless po sa inyo at sa anak.